vlog day today. So, ngayong araw na to, magpipaint tayo. Ipapakita ko sa inyo kung papaano si Grace magpaint. So, ang gagawin natin today, yung madali lang na pwede nyo masundan gawin pag nagkaroon na kayo ng, nag-design na kayo na mag-start na mag-paint or kung nagpipaint na kayo, parang simple tips lang ba kung paano. So, ang gagawin natin ngayon na painting ay si shape. Si shape ang gagawin natin. Actually, ayun nga, tapos na siya. Pero gagawa tayo ng almost look alike ni shape para makita nyo kung paano siya ginagawa. So, ang mga gamit na gagamitin natin ay galing ng panduro. Para sa ibang mga tao na nag-start pa lang sila mag-paint, syempre, hindi nila gusto yung mga mamahali na mga paints na gagamitin. So, mag-start muna tayo from panduro. Okay? But actually, ang ginagamit ko na paint is yung professional paints. Pero sometimes, gumagamit din ako ng panduro na painting. Ay, na mga paint, na mga acrylic paints. So, ito siya. Gawin naman natin siya na pastel colors. Ito siya. Nakamix na siya actually. So, kung ano yung kulay na nandun sa tube, yun na lang ang gagamitin natin. Ito pa ulit yung isa pang kulay. Ayan siya. So, yun ang gagamitin natin na acrylic painting. Acrylic paints. So, yung brushes naman, of course, ang gagamitin niya na brush is yung for acrylic paints. So, ako, depende sa inyo kung anong brush yung gusto nyong gamitin. So, kayo nang bahala mag-design. So, ako, itong gagamitin ko na brush. For today, sila. So, okay. Alisin ko lang yung gamit, yung canvas. So, mag-start na tayo. Ang mga kakailanganin nyo pa pala sa pagpipaint is water. Pero ayan, nagamit ko na siya nung nakaraan kaya ganyan na ang color niya. So water, kailangan nyo ng water. Kailangan nyo rin ng paper plate. Para hindi na kayo magkaroon na magbumili ng plate. Pagkatapos yung gamitin, tapon nyo na lang, diba? So isahan na lang siya. So, ayan na siya. So guys, nalagyan ko na pala to ng, bago pala kayo magpipaint, check nyo muna kung ano yung material nung canvas, kung meron na siyang primer. Pero ito, nalagyan ko na siya ng white primer kahapon. So okay na siyang magpainting ka ng directly. So, let's start. Pag ako pala nagpipaint, hindi ako almost nag-i-sketch. Direct lang ako magpaint. Tsaka huwag kayong matakot na humawak ng brush kasi hindi naman siya nakakatakot. Pag mali, di mali. Tsaka wala namang paint art na mali, di ba? So, so, basta ako pag nagpipaint, happy lang. Kahit hindi happy, painting pa rin. Kasi makakakuha ka talaga ng good energy tsaka good vibes sa pagpipaint. Dun sa mga nagpipaint, alam nila yan. Katulad na sinabi ko nga kanina, alam nila yan. Kung ano ang mabibigay sa'yo ng pagpipainting.
So ang technique nitong painting na to, patong-patong lang siya. Hindi mo kailangan mag-isip kung ano yung gagawin. Basta patong-patong lang siya. Shapes until matapos nyo siya, tapos makakabuo na kayo ng isang obra. So yan, ganyan lang ang gagawin. Tapos basta huwag kayong matakot na magumagod ng brush. Hindi naman kailangan perfect na ang paghagod nyo ng brush. Basta kung ano lang yung feeling nyo, yun lang. Kasi kaya siguro marami parang nagkakaroon ng hesitation na magpainting kasi nga parang masyadong mataas yung tingin nila sa mga artist, di ba? Na wow, ang hirap niyan. At the same time, wow, ang mahal niyan. Hindi naman ganun kamahal, guys. Affordable naman siya. Depende sa budget niyo, ano ang budget niyo. So katulad nga ng sinabi ko, sa nagsisimula pala magpainting, pwedeng-pwede na yung mga panduro na gamit. Actually, hindi naman ganun kalaki ang difference ng panduro sa Winsor & Newton na mga canvas ay na mga acrylic paints. Nag-differ lang siya ng konti. Pero kung gusto nyo, doon na kayo sa professional, sa Winsor & Newton na. Basta nasa sa inyo yon kung ano feeling nyo. Kung ano ang nakaramdaman nyo, dun kayo, okay? Walang pressure, walang stress. Kasi kaya nga tayo nagpipaint para stress-free, di ba? Stress reliever siya. So, yun ang mapapayo ko lang sa inyo. Sign tayo dito sa lower right corner. So let's see. Kukuha lang ako ng black.
So ayan na siya. Nasignan ko na ng aking pen name na Gracie. So now guys, I'll show you the finished product. Here it is. So, ayan na siya. So, ang tatawagin natin siya, the name ay Shapes 2. So, ayan guys, tapos na. So, hindi naman siya ganun kahirap gawin, di ba? Katulad ka na sinabi ko, kapatong-patungin nyo lang yung mga shapes, tapos makakabuo na kayo ng isang painting. So, until next time guys, follow me, like and subscribe dito sa YouTube channel ko. Tapos, ilalagay ko din yung iba ko pang social media account next time. So, for now, have a good day, God bless, and stay happy. Goodbye! Thank you.